Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ang gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang Salita ng Diyos. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakita ka na ba ng multo? Minulto ka na ba? Alam niyo po, maraming pagkakataon, yung mga multo sa buhay natin, tayo rin mismo ang gumawa. Mga kasamaan, mga kasalanan, mga pang-aargabyado natin sa ibang tao na bumabalik-balik dahil sa kasamaang ginawa natin. Ito po yung nangyari kay Herodes. Inakala niya na minumulto siya ni Juan Bautista. Pinatahimik na niya itong si Juan Bautista. Pinaligpit niya na itong si Juan Bautista kasi paulit-ulit na lang na sinasaway siya sa kanyang kabuktutan, sa kanyang kasalanan, sa kanyang kasamaan. Hindi naman pala multo ni Juan Bautista yung nakikita niya. Si Jesus pala ito. At totoong buhay si Jesus. Ang nagmumulto sa kanya ay yung kanyang kasamaan. Ang nagmumulto sa kanya ay yung kanyang kabuktutan. Ang nagmumulto sa kanya ay yung kanyang kasalanan. Isang katotohanan po sa buhay, hindi natin maitutumba ang isang mabuting tao. Hindi natin mapapatahimik ang kabutihan.
Hindi natin mapapatahimik ang katwiran. Kahit pa burahin po natin sila sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng karahasan, mananatili sila sa alaala at puso ng marami. Marami pong mga bayani, marami pong mga banal, nagdanak ng dugo dahil sa karahasan, pero habang idinadanak ang kanilang dugo, lumalakas palalo ang kanilang ipinaglalaban. Kahit na sila ay wala na dito sa mundong ibabaw, nabubuhay sila sa mga puso at gunita ng mga taong naniniwala sa kanilang paninindigan, naniniwala sa kanilang mga prinsipyo. At yung mga gumawa ng karahasan sa kanila, akala nila tapos na ang lahat, akala nila napatahimik na nila, akala nila nailigpit na nila, nagkakamali sila sapagkat mumultuhin sila ng kalukuhan, ng kabuktutan na ginawa nila, dadalawin sila ng sarili nilang mga multo. Si Herodes po akala niya napatahimik na niya si Juan, nailigpit na niya si Juan. Maaaring nawala si Juan, pero hindi yung paninindigan, yung prinsipyo, yung kabutihan na galing sa Diyos. Naririto si Jesus, isang tinig ng katwiran, tinig ng kabutihan, tinig ng katotohanan, tinig ng isang propeta. Mahirap kalabanin ng matuwid, mahirap patumbahin ang makatwiran, mahirap patayin ang tama. May mga pagkakataon pong nagpaparamdam sa atin si Jesus, pero hindi natin siya nakikita. Bakit? Pinalalabo kasi ang mata ng ating puso ng kasamaan. Pinalalabo ng mata ng ating puso ng kasalanan. Pinalalabo ang mata ng ating puso ng mga kalukuhan, kabuktutan na ginagawa natin sa ating buhay. Every time Jesus is not safe in our hearts, every time we do not choose Jesus, our vision of Him grows dimmer. Lumalabo ang paningin natin sa tuwing kasamaan ng pinagwawagi natin, sa tuwing hindi natin pinipili si Jesus. Isa ba rin po tayong Herodes na naiinis kapag mayroong nagsasabi ng totoo at ito po'y laban sa ating pamumuhay? Kapag kami sumasaway sa mga maling ginagawa natin, kapag kami nagbubunyag sa ating kabuktutan, paano po natin sila nililigpit? Paano natin sila pinatatahimik? Paano natin ginagantihan yung mga Juan sa ating buhay? Nakakita ka na ba ng multo? Takot ka ba sa multo? Si Jesus yan na nagpaparamdam sa atin kahit kailanman hindi magwawagi ng lubusan ng kasamaan. Hindi magtatagal ang kasamaan. Sa huli, ang may huling halakhak ay ang katotohanan. Ang may huling halakhak ay ang kabutihan. Ang may huling halakhak ay ang katwiran. Piliin natin si Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.